ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Puppy love ang tawag sa pag-ibig na nararamdaman ng mga kabataan na first time pa lamang umibig. Minsan, ito ang klase ng pag-ibig na mahirap kalimutan at mahirap higitan. Ganon pa man, puppy love man o true love, isa lang ang maibibigay nitong aral sa taong sumugal sa pag-ibig. Ito ay kung papaano umibig ng buo at totoo. Ngayong araw, tunghayan natin ang bagong kwentong handog ng kabarangay nating si Estrella. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, magandang araw Papa Dudot, ako po si Estrella, ang inyong letter sender ngayong araw. Pero ang nilalaman ng sulat ko para sa inyo ay kwento ng dalawang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Sa nauna ko pong sulat, kwento ni Sol ang ibinahagi ko sa inyo. Sa pagkakataong ito ay kwento naman ng dalagang si Luna ang mapapakinggan ninyo. Pangalawa sa pitong magkakapatid si Luna, Papa Dudut. Nakatira sa squatters area, hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan. Hanggang elementary lang ang tinapos nito. Na hindi na nga siya nakatungtong ng grade 6 at hanggang grade 5 lamang siya dahil hindi na kayang suportahan ng mga magulang niya ang kanyang pag-aaral. Sa kanyang paglaki, wala siyang ibang ginawa kundi ang tumulong sa mga magulang niya para makaraos ang pamilya nila sa bawat araw. Sa murang edad ay nangalakal na siya noon. Pagsapit ng edad na 15 ay nagtrabaho siya sa gulayan. 19 anyos siya noong may isang kapitbahay ang nagmagandang loob at tinulungan si Luna para makapasok bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Maganda naman ang naging pakikitungo sa kanya ng mga amo niya. Sa kabila ng pagiging profesional nila at pagkakaroon ng yamang hindi maikakaila ay napaka-humble ng pamilyang pinasukan ni Luna. Sa loob ng pamamahay na yon, doon niya nahanap ang itinuturing niyang best friend, ang anak ng kanyang amo na si Patricia Papa Dudut. May ginagawa ka pa? Heto, naghuhugas ng pinggan. Bakit? Halika muna rito, may tatanong ako sa'yo. Sandali. Ano ba yun? Silipin mo yung lalaki sa labas. Saan? Ayun, yung kausap ni Papa. Bakit? Sino ba siya? Anak ng kumpare niya. Magkaedad lang yata kami. Anong masasabi mo sa kanya? Gwapo ba? Oo, gwapo naman. Maputi tsaka matangos ang ilong. Manliligaw mo? Hindi. Pero gwapo, di ba? Oo, bagay kayo. Ano sa tingin mo? Babaero ba? Mukhang hindi naman, no? Hindi ko alam eh. Hindi ako marunong magbasa ng tao. Pero kung gwapo, malamang marami rin nagkakandara pa sa kanya. Oo nga, no? May punto ka. Wag na lang pala. Pero kung gusto mo naman siya, magpakilala ka na lang para wala kang pagsisihan sa huli. Sa tingin mo? Oo. Wala namang masama kung susubukan mo eh. Kaso nahihiya ako. Gusto mo tulungan kita magpakilala sa kanya? Ngayon na? Oo naman. Ayaw mo ba? Ay, sa susunod na lang. Aalamin ko muna kung may nobya na ba siya para hindi tayo magsayang ng oras. O sige, manmanan mo na lang muna siya at ako maghuhugas na lang muna rito. Sandali lang, dito ka muna. Bakit? Ano pang gagawin natin? Wala naman. Samahan mo lang ako rito.
Kunwari, nag-uusap tayo para hindi mahalata na pinagmamasdan ko siya. Kapag ako pinagalitan ng mama mo sa tambak na hugasin, ikaw ang isusumbong kong dahilan, ha? Nagsisyesta na yun ngayon. Hayaan mo na siya. Tingnan mo, matika siya, no? Matangkad din. Eh, sino mas gwapo? Yan ba o yung dati mong nobyo? Siyempre, mas gwapo to. Ikaw ba, hindi mo siya natitipuhan? Naku, hindi na ako mag-aasam ng tulad niya. Hindi kami bagay. Hindi ko naman tinatanong kung bagay kayo. Ang gusto kong malaman, eh kung natitipuhan mo rin ba siya? Siyempre, oo. Babae lang din naman ako na nakakagusto sa mga gwapo. Pero siyempre, dahil ikaw ang mas may gusto sa kanya, hindi na ako makikipag-unahan pa. Mas may tsansa ka sa kanya kaysa sa akin. May tsansa naman tayong lahat. Malay ba natin kung anong gusto niya? Malabo nung mangyari yan. Yung mga tulad niya, sa panaginip ko nalang mararanasan. Masyado mo namang binababae ang sarili mo. Maganda ka naman eh. At kung ikaw man ang magustuhan niya, walang kaso yun sa akin. Eh bakit sa akin na napunta yung usapan? Hindi ba't ikaw yung naghahanap ng nobyo ngayon? Oo nga pala. Oh, paalis na siya. Sandali lang, maiwan na kita. Makikibalita lang ako kay Papa. Aalamin ko kung anong pangalan niya. O sige, good luck. Papa Dudot, mabilis na naging malapit sa isa't isa sina Luna at Patricia. Dahil hindi nagkakalayo ang edad nilang dalawa. 19 years old si Luna samantalang 23 naman si Patricia. Dahil only child kaya mabilis na nakagaanan ng loob ni Patricia si Luna. Hindi rin daw kasi masyadong palabas-labas si Patricia at laging mag-isa lamang siya sa bahay nila. Kaya noong namasukan sa kanila si Luna ay mabilis silang naging magkaibigan. Sa edad nilang yon ay natural lang na naging mapaglaro ang puso nilang pareho. No boyfriend since birth daw si Luna noon at natatakot siyang pumasok sa isang relasyon dahil wala pa siyang karanasan tungkol dito. Noong araw may mangilan-ngilan ng pumuporma kay Luna pero hindi niya sila binibigyan ng atensyon. Lagi kasing bilin sa kanya ng nanay niya na huwag munang makipagrelasyon. Huwag daw niya itong tularan na maagang nag-asawa. Nagkaroon ng maraming anak at ngayon ay naghihirap sa buhay. Ipinangako naman ni Luna sa sarili niya na magpuporsige muna siya sa buhay bago niya tupagin ang pag-ibig. Lalo na't bata pa naman siya at marami pa siyang oras para sa mga ganong klase ng bagay. Noong time na yon, ang focus na lang muna ni Luna ay ang makatulong sa kanyang mga magulang na nagagawa niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang kasambahay. All around ang trabaho ni Luna, Papa Dudut. Tagalinis, tagaluto, labandera at kung ano-ano pa. Dalawa silang kasambahay sa bahay nila Patricia at kahit na medyo mabigat ang trabaho ay kinakaya niya ito para sa pamilya niya. Mabuti na lang at lagi niyang kasakasama noon si Patricia na kahit papaano'y nakakabawa sa mga pagod niya sa pang-araw-araw. Oh, Luna! Gising ka pa pala? Oo. Inihahanda ko lang itong mga rekado para bukas. Anong oras na ba? Alas 11 na. Gabi na pala. Kailangan ko nang tapusin to. May bisita yata ang mama mo kaya medyo madaming iluluto bukas. Ah, oo nga. Bibisita rito yung mga amiga niya. Yun nga ang sabi niya. Bakit gising ka pa pala? Hindi ako makatulog eh. Ayaw akong dalawin ng antok. Samahan mo na lang muna ako rito kung gusto mo. May tutulong ba ako? Itong patatas. Balatan mo na lang tapos ilagay mo sa tubig. Sige, amin na yan. San kaya pwedeng maglakwatsa bukas? Bakit ka maglalakwatsa? Magkakaroon ng handaan dito sa bahay niyo tapos aalis ka? Ay nako, hindi mo kilala ang mga amiga ni Mama. Tsaka ako napuputaktihin na naman nila ako ng mga tanong tungkol sa dating nobyo ko. Matagal na kayo naghiwalay, di ba? Oo, 2 taon din kami noon. Kung kailan pinakilala ko na siya sa pamilya ko, saka naman kami naghiwalay. Bakit naman? Ano palang dahilan ba't kayo naghiwalay? Nagloko! Talaga? Paano mo naman nalaman? Nahuli ko mismo! Walang yang yun.
Naturingan na teacher pero pumapatol sa estudyante. Ang lala naman yan. Mabuti na lang iniwan mo. Oo naman. Anong akala niya? Bibigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon? Hindi na. Hindi ako mapagbigay sa mga taong manloloko. Tama nga naman. Eh ikaw, nagkaroon ka na ba ng nobyo? Naku, hindi pa. Ayaw ni nanay. Bakit naman? Pinagbabawalan ka? Hindi naman ako pinagbabawalan. Pero mas gusto niyang wag muna ako makipagrelasyon. Kasi nga, ayaw daw niya ako matulad sa kanya na maaga nagkaroon ng pamilya. Pero, paano kung may manligaw sa'yo? Hindi ko nalang pinapansin. May kapitbahay nga kami noon na nagpakita ng motibo sa'kin. Kako sa kanya, wag muna kasi gusto ko munang tulungan ng mga magulang ko. Eh, ano bang tipo mo sa mga lalaki? Hindi naman ako tumitingin sa panlabas na anyo. Basta ba responsable at walang bisyo, pwede na sa'kin yun. Siyempre, dapat mahal din niya ako. Ako naman, gusto ko yung profesional. Ayoko sa tambay at palamunin. Tapos, dapat gwapo rin. At higit sa lahat, tapat. Sigurado naman ako makakahanap ka ng lalaking tulad ng sinasabi mo. Maganda ka naman eh, tsaka mayaman. Pero ang hirap nang makahanap ng tapat ngayon. Halos lahat yata ng lalaki manloloko na eh. Hindi naman lahat. Yung papa mo ba manloloko? Hindi naman, di ba? O sige, hindi lahat. Pero karamihan manloloko. Kaya nga ayoko rin makipagrelasyon pa eh. Baka masayang lang ang oras ko, lalo na kapag natapat ako sa manloloko. Tama ka dyan sa sinabi mo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lalaki ang biglang dumating sa buhay ni Luna na siyang kumatok sa nakatago niyang puso. 1969 noon, nung unang nakatagpo ni Luna ang kauna-unahang lalaki na bumihag sa kanyang puso, si Manuel. Minabakbak noon ang kalsada sa harapan ng bahay nila Patricia para sa isang road widening project. Mahabang kalsada sa lugar nila pero masikip ito kaya karaniwang one way lang ang daanan. Matagal na rin kasing inireklamo ng mga tao doon ang isang drainage sa lugar. Kaunting ulan lang ay binabaha na sila. 5 buwan daw na tumagal ang nangyaring road widening, Papa Dudut. Nang mga panahong yun ay wala namang pakialam si Luna sa inaayos na kalsada. Pero noong natapat na sa bahay nila Patricia ang pag-aayos ng daanan ay unti-unti niyang nakilala ang mga trabahador na nagtatrabaho sa nasabing proyekto. 2 beses sa 1 linggo kasi ay nagpapaabot ng merienda ang amo ni Luna sa mga trabahador bilang suporta na rin sa ginagawa nila. Ganun daw kabait ang mga magulang ni Patricia, Papa Dudut. Hanggang may kaya silang itulong ay itinutulong nila. Kay Luna natoka noon ang paggawa ng merienda para sa mga trabahador. Minsan nagdadala siya ng tubig sa kanila at ipinagluluto nila ito ng pagkain bago sila matapos sa ginagawa nila. Doon na po niya unang nasilayan si Manuel. Papa Dudut, hindi naging maganda ang unang pagkikita nila Luna at Manuel. Nagluto siya noon ng bilo-bilo. Ito ang ilan sa mga recipe na natutunan niya mula sa kanyang nanay. Pagsapit ng 3:00 ay karaniwang nagpapahinga na ang mga trabahador. Pero nang araw na yon ay abala pa rin ang lahat sa mga ginagawa nila. Lumabas si Luna, dala ang mainit-init pang bilo-bilo at inaya niya ang mga trabahador na magpahinga na muna. Hindi siya pinansin ang mga ito hanggang sa isang lalaki ang lumapit kay Luna at tinanong kung sino siya. Masaya namang nagpakilala si Luna. Pero ang mga ngiti sa labi nito ay biglang nawala noong pinagalitan siya ng lalaki. Wala daw siyang karapatang magdesisyon kung kailan magpapahinga ang mga trabahador dahil hindi naman siya ang boss. Nagpantig ang mga tenga noon ni Luna at sinagot ang lalaki, pero noong nalaman niya kung sino ang kinakausap niya ay halos mamula ang morena niyang kutis. Ang lalaki pa lang yon ay walang iba kundi ang engineer ng mga gumagawa. Hindi naman kasi akalain ni Luna na engineer ang kinakausap niya noon. Masyado kasing bata ang itsura nito at ang damit niya ay katulad din ng mga trabahador.
Inakala niya na bagong sali lamang ito sa mga manggagawa na hindi pa niya nakikilala. Iniwan na lamang ni Luna ang niluto niyang pagkain sa gilid, sabay takbo pabalik sa bahay. Yang hiya siya noon, Papa Dudut. Lalo na't nakita ng lahat ang nangyaring bangayan sa pagitan ng dalawa. Simula noon ay kinausap na ni Luna ang kasama niyang kasambahay na magpalit sila ng trabaho, pero hindi naman pumayag ang kasama niya. Noong dumating ang araw na nagpamerienda ulit ang amo niya, ay bumahag ang buntot ni Luna. Noong nakita niyang nandun na naman ang boss ng mga trabahador, napakakainin sana niya. Uy, Patricia. Hmm? Tapos ka na sa niluluto mo? Oo, tapos na ako. Ano pang inaantay mo? Pakainin mo na yung mga trabahador. Samahan mo ko. Ano? Bakit? Ano ba yung niluto mo? Mabigat ba? Hindi naman, pero... pero nahihiya kasi akong lumabas. Ba't ka naman nahihiya? Basta, samahan mo na ako. Ayoko! Nasa magandang parte na ako nitong binabasa kong libro. Pwede mo namang ituloy yan mamaya eh. Sige na, parang awa mo na, samahan mo na ako. Tingnan mo nga yung itsura mo, para kang batang takot na takot ah. Ano bang meron? Basta halika na, saglit lang naman to eh. Sabihin mo muna kung bakit dapat mas maganda yung dahilan mo kaysa dito sa binabasa ko ah. May iniiwasan kasi akong tao sa labas. Nakuha mo na yung interes ko. Sinong tao naman yung iniiwasan mo? Samahan mo ko sa labas para makilala mo. Sabihin mo na! May natitipuhan ka ba sa mga trabahador kaya ka nahihiyang lumabas? Wala ah! Eh bakit kung ganun? Sasamahan lang kita kapag nalaman ko ng rason kung bakit ayaw mo lumabas mag-isa. Nasa labas kasi yung engineer nila. Engineer? Oo. Nakasagutan ko kasi siya nung huli, kaya hanggat maaari, ayoko na magpakita pa sa kanya. Talaga? Ba't kayo nagkasagutan? Mahabang kwento. Sabihin mo na, bahala ka. Hindi kita sasamahan. Patricia naman eh. Nag-aantay ako. Ay, ganito yung nangyari. Inaya ko magmerienda yung mga trabahador kasi nga alas 3 na eh. Ganong oras naman talaga ako nagpapakain. Tapos? Tapos, bigla ko nilapitan ng isang lalaki. Pinagalitan niya ako kasi bakit daw ako nagdedesisyon para sa mga trabahador niya. Anong sinabi mo? Sinungitan ko siya. Sinabi ko sa kanya na dati na ako nagbibigay ng merienda sa kanila. Naisip ko na baka bago lang siya kaya hindi niya ako kilala. Tapos ano nangyari? Tapos nagpakilala siya sa akin. Siya pala yung engineer nila. Nakahanap ka na yata ng katapat mo ah. Sige, sasamahan kita. Talaga, sasamahan mo na ako. Salamat, Patricia. Hiyang-hiya talaga ako nung araw na yun eh. Oo, gusto kong makita tong engineer na tinutukoy mo. Ikaw mag-aabot ha? Doon lang ako sa likod mo. Sige, ako nang bahala sa'yo. Halika na, nasa kusina yung niluto ko. Abot-abot ang pasasalamat ni Luna kay Patricia noon dahil si Patricia ang humarap sa mga trabahador at sa engineer. Banana Q at juice ang inihanda niyang merienda noong araw na yon. Nagulat nga raw si Luna ng mga sandaling yon, Papa Dudut, dahil noong si Patricia nang humarap sa kanila ay parabang napakabait ng engineer sa kanya. Nakangiti ito at nakipagbiruan pa. Kabaligtaran ito ang nangyari sa kanya na sinungitan siya nito noong una silang nagkita. Masungit is na bero at istrikto, iyan daw ang unang impresyon ni Luna sa lalaki na kalaunan ay nalaman niyang Manuel ang pangalan mula kay Patricia. Dahil sa naunang nangyari ay hindi na naging maganda ang dugo ni Luna kay Manuel. Ang kinakainis pa niya noon ay araw-araw nang nagpupunta si Manuel sa site para bantayan ang mga trabahador niya na dati ay hindi naman niya ginagawa. Papa Dudut, hindi inaasahan noon ni Luna na magkakagusto si Patricia kay Manuel. Isang beses pa lamang silang nagkita noon pero na-impress na daw kaagad ang dalaga sa kanya. Bilang supportive na kaibigan ay tinulungan ni Luna na mas mapalapit si Patricia kay Manuel.
Tinuruan niya si Patricia na magluto ng merienda para kay Manuel at sa mga trabahador nito. Simula noon ay si Patricia na ang naghahatid ng pagkain sa kanila para mabigyan siya ng pagkakataon na makipag-usap kay Manuel at kilalanin pa ito ng masinsinan. Papadudot nang minsang wala sa bahay si Patricia at mag-isa lamang si Luna na nagpakain sa mga trabahador ay nagkaroon ng chance sina Luna at Manuel na mag-usap. Sa pag-uusap nilang yon ay isang bagay ang nalaman niya. Ginoo, mawalang galang na Ginoo. Magmerienda na po kayo. Mamaya pa sila pwedeng magmerienda. Nakikita mo namang may ginagawa pa sila eh. Baka naman malipasan ang gutom yung mga trabahador mo sa pinagagagawa mo. Kanina pa sila nagtatrabaho ah. Sanay na yung mga yan. May ipinagawang merienda si ma'am para sa inyo. Dapat kapag may grasyang ibinibigay sa inyo, tanggapin nyo kaagad. Maya-maya pang konti. Papantayin lang nila yung bagong buhos na simento bago sila magpahinga. Iwan ko na lang to. Saan ko pwedeng ilapag? Ano ba yung ginawa mo? Sandwich. Kasya naman siguro to sa inyo. Ilan ba kayo? Sandali, ilan nga ba pumasok ngayon? Isa, dalawa, apat, anim, walo. Walo lahat. Umuwi na yung iba eh. Tapos pang siyam ka. Naku, mukhang kulang tong ginawa ko ah. Ilan ba yan? Hati-hati na lang kami kung hindi kasya. Saktong walo eh. Sandali lang, igagawa kita ng para sa'yo. Kahit wag na. Makita lang kita, busog na ako. Tigilan mo nga ako. Magsisimula ka na naman dyan. Wala akong oras para makipagbiruan sa'yo. Ang sungit mo naman. Lagi ka na lang galit. Hindi ako galit. Hindi lang talaga ako mabait sa mga kagaya mo. Ha? Bakit? Ano bang meron sa akin? Bahala ka dyan. Iiwan ko na lang to. Dito ka na muna. Samahan mo kami magmerienda. Marami akong trabaho sa loob. Ikaw nang bahala magpakain sa mga trabahador mo ah. Oh, eto. Kunin mo na. Ayokong kunin yan. Di nga ako kasama sa bilang eh. Hindi ko nga alam kung ilan kayo. Walo lang na bilang ko kanina. Kunin mo na to, ihahabol ko na lang yung kulang. Wag na, pagkakasayin na lang namin to. Hawakan mo na to na makagawa ako ng bago. Aagawan mo pa yung mga trabahador mo eh. Sila yung pagod, sila dapat yung kumain. Antayin mo na lang yung sayo. Total wala ka namang ginagawa at nakatayo ka lang naman dyan maghapon. Ang sungit talaga. Ang hirap mo namang suyuin. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Kasi napagsalitaan kita nung unang araw na nagkita tayo? Sabing hindi ako galit. Kumukulo lang talaga ang dugo ko tuwing nakikita kita. Kumukulo dahil? Baka naman ibang klaseng pagkulo ng dugo yan ha? Dahil naaalibadba rin ako sa pagmumukha mo. Talaga? Kasi sabi nila, the more you hate, the more you love daw. Wala akong nararamdamang love sa'yo, puro hate lang. Sayang naman, love pa naman kita. Anong pinagsasasabay mo dyan? Hindi ako nagbibiro. Gustong gusto kitang asarin kasi gumaganda ka lalo kapag magkasalubong na yung kilay mo tuwing nagtataray ka. Alam mo, kung wala ka magawa sa buhay, huwag mo kong idamay. Kung naghahanap ka ng kaharutan, hindi ako yun. Si Patricia ang kulitin mo kasi siya ang may gusto sa'yo. Ayaw ko sa kanya eh. Masyadong mabait. Ikaw yung gusto ko. Matapang. Tantanan mo nga ako. Makihati ka na lang dyan sa pagkain ginawa ko. Hindi na kita igagawa ng sandwich mo. Teka, alis ka na? Marami pa akong trabaho. Eh, paano yung sandwich ko? Gumawa ka ng sarili mo. Papadudot nung araw ay hindi raw habulin ang tulad ng mga itsura ni Luna. Morena kasi siya, sobrang payat at buhaghag ang mahaba nitong buhok. Hindi matangos ang ilong niya, hindi makinis ang balat niya at hindi maganda ang mga kasuotan niya. Oo nga't may ilang lalaki nagpaparamdam sa kanya noon, pero ang mga lalaking yon ay mayahalin tulad niya sa parehong estado niya sa buhay. Kaya naman para kay Luna ay hindi kapanipaniwala na magkagusto sa kanya ang isang tulad ni Manuel. Kumpara kay Patricia ay hindi hamak, na mas maganda, mayaman at may pinag-aralan ng amo niya kesa sa kanya. Maliit lang din si Manuel, papadudot na sa 5'6 daw ang tangkad nito. May kaitiman din siya dahil babad sa araw pero aminado si Luna na gwapo ito.
Maganda kasi ang ngiti niya at parang araw na nagbibigay liwanag sa paligid kapag ipinakita nito ang mga mapuputi niyang ngipin at magkabilang dimples sa pisngi. Kumikislap din ang mga mata nito na halos hindi nakita kapag tumatawa. Pakiramdam noon ni Luna ay pinagluloko lamang siya ni Manuel. Imposible raw na magkagusto sa kanya ang binata dahil lagi silang nagbabangayan tuwing nag-uusap sila. Kaya kahit noong sabihin sa kanya ni Manuel noon ay hindi ito pinaniwalaan ni Luna, lalo na't alam niyang may gusto sa kanya ang kaibigan niyang si Patricia. Papadudot ang problema raw kay Manuel ay mahilig itong makipagbiruan. Hirap tuloy si Luna na intindihin kung kailan ito nagbibiro at nagsasabi ng katotohanan. Matapos pang ilang beses na pakikipagsalamuha, ang dating impresyon ni Luna sa binata na masungit at isnabero ay napalitan na ng pagiging masiyahin at kengkoy. Hindi naman pala suplado si Manuel. Natsyempohan lang ni Luna ang binata na masama ang timpla ng araw na yon. Dahil nalaman pala niya ang papetiks-petiks lang pala ang trabahador nila, kaya matagal silang nakakatapos ng trabaho. Simula noon ay binantayan na ni Manuel ang mga trabahador niya at doon lang bumilis ang pag-aayos ng kalsada nila. Kalaunan sa hindi naasahang pagkakataon ay unti-unti ring nakabuo ng pagkagusto si Luna kay Manuel. Hindi man niya ito inaamin ay napapansin niya noon na lagi na siyang sumisilip sa labas para i-check kung anong ginagawa ni Manuel. Lagi lang itong nakatayo at nagmamasid habang ang dalawang kamay nito ay nakasukbit sa bewang nito. Tuwing nakikita niyang binata ay bumibilis ang tibok ng puso ni Luna at nakakaramdam daw siya ng excitement. Doon lang napagtanto ng dalaga na kahit away bati silang dalawa ay nahulog na ang loob niya kay Manuel. Ganun pa man ay pilit na pinigilan ni Luna ang nararamdaman niya. Alam kasi niya na gusto rin ni Patricia si Manuel at ayaw niyang magmukhang mang-aagaw. Isa pa ay mas mahalaga ang pagkakaibigan nila ni Patricia kesa sa nararamdaman niya kay Manuel. Kaya naman minabuti na lamang ni Luna na itago ang nararamdaman niya. Sarap na sarap yung mga trabahador sa luto mo, ha? Oo nga eh. Ngayon lang ako nakapagluto ng ganun. Talaga? Ngayon ka lang nakapagluto ng lugaw? Oo. Binasi ko lang sa paraan ng pagluluto ng nanay ko noon. Ang galing! Kailangan ko na yata magpaturo sa'yo kung paano magluto para naman makapagpakitang gilas din ako sa iba. Oo naman. Madali lang naman magluto eh. Kung gusto mo, samahan mo ko tuwing nagluluto ako. Mainam nga yan. Huwag kang mag-alala. Magaling akong teacher. Nga pala, napansin mo si Manuel? Parang wala siya kanina. Oo, wala nga siya. Kaya nga ako dismayado kanina eh. Siya pa naman dahilan, ba't kita sinamahang magpakain? Nasaan daw siya? Ang sabi nung isang trabahador, bumisita raw siya sa ibang site. Ah, kaya pala wala. Pero, bakit ka naman dismayado? Siya lang naman ang habol ko, kaya ako sumasama sa'yo magpamerienda eh. Oo nga pala, may gusto ka pala sa kanya. Nawala sa isip ko. Pero, paano na yung anak ng kumpare ng tatay mo? Hindi mo na siya gusto? Hindi na, may nobya na pala yun eh. Eh si Manuel, paano ka nakakasigurong wala din siyang nobya? Tinanong ko siya. Sabi niya, single daw siya sa ngayon. Talaga? Single siya? Oo, kaya pwedeng-pwede. Chance mo na to kung ganun. Matanong kita, anong masasabi mo tungkol kay Manuel? Anong ibig mong sabihin? Kung natitipuhan ko siya, ganun? Hindi. Gusto kong malaman ang opinion mo kung bagay ba kami. Oo naman. Kahit naman kanino, bagay ka eh. Totoo? Bagay kami ni Manuel? Oo. Gwapo naman siya tapos maganda ka. Bagay na bagay. Kung ganon, itutuloy ko ng plano ko. Anong plano? Gusto kong magtapat sa kanya ng nararamdaman ko. Ikaw ang magtatapat? Hindi ba dapat lalaki ang gumagawa nun? Ang tagal niya eh, kaya ako na lang ang gagawa ng paraan. Kahit
Kaya mo yun? Ako kasi parang hindi ko kaya magtapat sa lalaki. Diba dapat babae ang nililigawan, hindi babae ang nanliligaw? Hindi naman ako manliligaw. Ipapaalam ko lang sa kanya na may gusto ko tapos siya nang bahalang manligaw sa akin. Sa tingin mo, uubra yun? Hindi natin alam pero bakit hindi natin subukan? Sa bagay, kung babae na ang nagbigay ng motibo, hindi naman siguro yan palalampasin ng lalaki, no? Tama ka dyan. Kaya kailangan ko maghanda. Kailan ka ba ulit magpapakain sa kanila? Sa makalawa pa. Gusto mo ikaw ang magluto ng susunod na merienda nila? Oo ba? Ano bang masarap ihain? Yung madali lang ha? Ako nang bahala mag-isip niyan. Tuturuan kita. Salamat! Hulog ka talaga ng langit! Tuwing nakikita ni Luna sina Patricia at Manuel na masayang nag-uusap ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inggit at selos. Sobrang friendly raw kasi ni Patricia at bukod sa looks nito ay malakas talaga ang karisma niya sa tao. Sadyang mabait kasi ang puso nito. Kaya naman malapit siya sa mga tao. Hindi tulad ni Luna na mailap at iwas makihalubilo. Lagi siyang inuunahan ng hiya na makipagkaibigan at ang tanging paraan niya para makipagkulitan ay ang magsungit. Sa totoo lang ay bagay na bagay daw noon sina Patricia at Manuel, Papa Dudut, dahil pareho sila ng estado sa buhay. Pareho silang may tinapos, may kaya at tiyak na magiging gwapo at magandang magiging anak nila kapag nagkataon. Kahit na may gusto na si Luna sa binata noon ay hindi niya ito binanggit kanino man. Alam kasi niya ang lugar niya at isa pa ay ayaw niyang maggalit sa kanya si Patricia kapag nalaman nito ang katotohanan. Malapit nang matapos noon ang trabaho nila Manuel sa kalsada, inaantay na lamang nilang matuyo ang bagong buhos na semento sa dulo ng kalsada bago nila gawin ang finishing touches. Kaya bago magkahiwalay ay naisip ni Patricia na magtapat na siya ng nararamdaman niya kay Manuel. Sinuportahan naman siya ni Luna at sa katunayan ay sinamahan pa niya ito. Kaso nga lang noong nagtapat si Patricia kay Manuel ay inamin nito ang katotohanan na hindi niya gusto si Patricia. Ay, pasensya ka na Patricia. Maganda ka, matalino, mayaman. Pero hindi talaga kita nakikita para maging kasintahan ko eh. Bakit naman? Oo nga, wala ka nang hahanapin pa. Na kay Patricia na lahat kung tutuusin. Ano bang hinahanap mo sa isang babae? Bakit hindi ako pwede? Hindi ko rin alam kung ano ba talaga hinahanap ko pero may nakilala kasi akong babae na natitipuhan ko ngayon. Pasensya ka na talaga ha. Kilala ko ba siya? Kung sasabihin ko bang oo, magagalit ka ba? Sino? Sabihin mo kung sino yung babae yun para malaman ko kung bakit mas gusto mo siya kaysa sa akin. Ayan, nakatayo sa tabi mo. Sino? Si Luna? Ako? Oo, ikaw Luna. Siya ang gusto ko, Patricia. Nagpapatawa ka ba? Patricia, huwag ka maniwala sa kanya. Nagbibiro na naman siguro yung si Manuel. Hindi totoo yung lumalabas sa bibig niya. Ano namang nagustuhan mo kay Luna? Masungit. Suplada, mataray pero maalaga, mabuti ang puso, marunong makibagay. Tumigil ka nga dyan, Manuel! Magseryoso ka naman kahit ngayon lang. Nagtatapat sa'yo itong kaibigan ko tapos pinaglololoko mo lang kami? Sino ba kasing nagsabi na nakikipaglokohan ako? Seryoso ako, Luna. Ikaw nga ang gusto ko. Hindi ka kapanipaniwala. Bakit naman ayaw mong maniwala? Maiwan ko na kayo dyan. Kayo na lang munang dalawang mag-usap. Patricia, sandali! Pag-usapan niyo yan! Total, ikaw naman palang gusto niya. Patricia, antayin mo ako! Teka, Luna. Mag-usap muna tayo. Wala tayong pag-uusapan. Si Patricia ang kailangan mong kausapin, hindi ako. Nasabi ko na sa kanya ang gusto niyang malaman. Wala na kaming dapat pag-usapan. Alam mo ba kung gano'ng kahirap para sa aming babae ang magtapat ang damdamin? Tapos ganun lang ang ginawa mo? Ano ba dapat ang gusto mong gawin ko? Lokohin ko siya. Mas mabuti na yun na nalaman niya yung totoo kesa naman abusuhin ko yung nararamdaman niya para sa akin.
At ano tong sinasabi mo na gusto mo ko? Kailangan mo ba talagang gawin yon para lang masabi mong hindi mo gusto si Patricia? Kailangan mo pa ba akong idamay? Totoo ang mga sinabi ko, Luna. Gusto kita. Walang halong biro. Hindi pwede. Hindi ko kayang saktan ang kaibigan ko. Pero kung sakali bang walang gusto sa akin si Patricia, may chance bang magkagusto ka rin sa akin? Uy, Luna, tinatanong kita. Aalis na ako. Maiwan na kita. Kailangan ako ng kaibigan ko ngayon. Luna, sandali! Sagutin mo yung tanong ko! Noong nalaman ni Patricia na si Luna ang gusto ni Manuel ay kapansin-pansin ang paglayo ni Patricia dito. Nagmukmuk siya at umiwas sa dalaga. Dahil sa nangyari na ini si Luna kay Manuel, nagkatotoo na ang kinakatakutan niya at ito ay ang masirang pagkakaibigan nila ni Patricia. Parang kapatid na ang tuningan nila sa isa't isa at ayaw ni Luna na masirang pagsasama nila dahil lamang sa isang lalaki. Pilit inassure ni Luna si Patricia na wala siyang gusto kay Manuel para kahit papaano'y gumaan ang loob nito. Pero kahit anong gawin ni Luna ay nagbago ang pakikitungo ni Patricia sa kanya. Minabuti na lamang ni Luna noon na hayaan na lamang muna si Patricia na mapag-isa dahil baka mawalan pa siya ng trabaho dahil sa nangyari. Kahit papaano'y hindi naman apektado ang trabaho ni Luna, Papa Dudut. Hindi siya kinikibuan ni Patricia pero hindi rin naman siya nito sinusungitan. Nalungkot si Luna sa mga nangyari pero naiintindihan niya ang pinanggagalingan ng kaibigan niya. Ang ginawa na lang nito tuwing nagbibigay siya ng merienda sa mga trabahador ay iniiwasan na lamang din ni Luna si Manuel para hindi na lumala pa ang nararamdamang sakit ni Patricia. Ang problema nga lang, hindi siya tinantana ni Manuel. Nagpatuloy ito sa pagpapa-impress kay Luna hanggang sa napuno na lamang siya. Naisip ni Luna na titigil lamang si Manuel kapag kinumpronta niya ito. Kaya ang ginawa niya ay kinausap niya si Manuel na tigilan na niya ang ginagawa niya. Dahil malabo raw na magkagusto si Luna sa kanya kahit na ang totoo ay gusto naman talaga niya ang binata. Papadudod inakala ni Luna noon na pagkatapos nitong pagsabihan si Manuel ay titigil na ito pero kabaliktaran ang nangyari. Mas nagpursigi pa nga si Manuel na ligawan si Luna dahil sa ginawa niya. Anito ay kapag daw kaibigan talaga ang turing sa kanya ni Patricia ay hahayaan niya si Luna na sumaya. Hinayaan na lamang siya ng dalaga at hindi pinansin dahil mas importante para sa kanya si Patricia kesa ang nararamdaman ni Manuel para sa kanya. Sa huling araw ni Manuel sa trabaho ay pinaghandaan ng amo ni Luna ang pag-alis nila. In-invite niya ang lahat ng mga trabahador kasama na si Manuel para sa kaunting salo-salo sa kanilang bahay. Nagpaludo ito ng pansit at tuwang-tuwa naman ang mga trabahador sa ginawang kabutihan ng amo ni Luna. Labis-labis ang pasasalamat nila sa pagiging matulungin ng mga ito. Kahit na kung tutuusin ay hindi naman nila kargo ang mga trabahador. Nang panahon na yon ay ayaw pa rin na magpakita ni Patricia kay Manuel. Napahiya raw kasi siya kaya mas mabuting wag na itong magpakita pa dahil wala na siyang mukhang maiharap. Sinubukang kausapin ni Luna si Patricia para sana lumabas at makapagpaalam pero nagpanggap ang dalaga na masama ang pakiramdam. Bago natapos ang pagsasalo-salo ay kinausap ni Manuel si Luna para magpaalam na. Luna, alis na kami. Nasaan pala si Patricia? Hindi na siya nagpakita. Hindi pa raw maganda yung pakiramdam niya eh. Ay, iniiwasan pa rin niya siguro ako hanggang ngayon. Tinanggihan mo kasi. Di bale. Hindi niya na ako makikita pa kasi tapos na kami sa trabaho namin. Saan na kayo niyan? May bagong project na kaming sisimulan sa susunod na linggo. Agad-agad? Ang bilis naman. Marami kasing proyekto yung kumpanya namin ngayon. Mabuti naman. Paano ba yan? Wala na akong lulutuan kada linggo. Oo nga no. Ay,
Mamimiss daw nila yung mga meriendang ginagawa mo. Ganun talaga ang buhay. Walang permanente sa mundo. Luna, may gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano? Huwag kang magagalit, ha? Ano nga yun? Sabi ko huwag ka muna magagalit eh. Susungitan mo na naman kasi ako kapag sinabi ko to. Sige na, sabihin mo na. Hindi ako magsusungit. O eto na. Ang gusto ko lang talagang sabihin, seryoso ako sa mga sinabi ko sa'yo. Gusto talaga kitang ligawan. Manuel, sinabi ko na sa'yo. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Dahil ba kay Patricia? Oo. Alam naman nating pareho na gusto ka niya. Mas lalo lang siya masasaktan kapag nakita niyang nililigawan mo ko. Mas importante pa ba yung mararamdaman ng kaibigan mo kesa sa mismong kasiyahan mo? Oo, kasi mabait sila sa akin. Malaki na ang naitulong ng pamilya ni Patricia sa akin. Kaya kung maaari, ayoko makasakit ni isa sa kanila. Pero kung tunay na kaibigan ng turing ni Patricia sa'yo, ahayaan kanya na maging masaya. Kaibigan din ang turing ko sa kanya. Kaya gusto ko rin siya maging masaya. Ay, ang hirap naman ang sitwasyon natin. Panigurado naman akong makakahanap ka pa dyan ng ibang babae na mas babagay sa'yo. Kung talagang ayaw mo, wala na akong magagawa. O paano? Magpapaalam na ako sa'yo. Maraming salamat, ha? Maraming salamat din. Oh, ayan na pala si Patricia. Ah. Patricia! Balita ko, aalis na raw kayo. Oo, tapos na kami. Maraming salamat sa handa ninyo, ha? Sobrang nabusog kami. Walang anuman. Hindi na kayo babalik? Hindi na. Tapos na trabaho namin dito eh. Ganun ba? Oo. O paano? Sige na. Mauna na ako sa inyo, ha? Maiwan ko na muna kayong dalawa. Hinihintay na ako ng mga kasama ko sa labas. Salamat ulit, ha? Mag-ingat kayo. Hahayaan mo na lang ba siyang umalis? Ha? Si Manuel. Aalis na raw siya. Hahayaan mo na lang siyang umalis? Hindi kita maintindihan. Gusto ka niya, di ba? Oo, yun ang sabi niya. Ikaw, gusto mo ba siya? Ako? Hindi. Wala akong gusto kay Manuel. Huwag mo na akong isipin. Kung gusto mo rin si Manuel, malaya kang magkagusto sa kanya. Hindi kita pipigilan. Pero… Marami pang ibang lalaki dyan. Marami pa akong makikilala na bago. Marahil, hindi nga talaga para sa akin si Manuel kasi hindi natin alam. Para sa'yo pala siya, di ba? Kaya hanggat hindi pa sila nakakaalis, habulin mo na siya at sabihin mo na sa kanyang totoong nararamdaman mo. Patricia, salamat! Bago tuloy ang makaalis si Manuel ng hapon na yon ay hinabol ni Luna ang binata para sabihin ang magandang balita. Doon din ay pumayag siyang magpaligaw na kay Manuel. Alos magkatalon sa tuwa si Manuel noong sa wakas ay umamin na rin si Luna. Dahil pumayag ang dalaga, kahit na wala ng trabaho si Manuel sa lugar nila Luna, ay dumadayo pa rin ito sa bahay nila Patricia para ligawan si Luna. Noong panahong yon ay tanggap ni Patricia na si Luna talaga ang gusto ni Manuel. Sa katunayan ay naging supportive pangaraw siya sa dalawa. Maging ang mga magulang ni Patricia ay natuwa noong nalaman nilang may manliligaw na si Luna. Papadudot, hindi nagtagal ay sinagot din ni Luna si Manuel. Alam niyang magkaiba ang estado nilang dalawa pero hindi ito naging hadlang sa pagkakaibigan ng binata't dalaga. Para kay Luna, si Manuel daw ang nagsilbing araw niya na siyang nagbigay ng liwanag sa mundo niya na pinapalibutan ng madilim na kahirapan. Salat man siya sa yaman, ang kawalan nito ay pinuna naman ni Manuel ng tunay na pagmamahal. At doon pa lang ay masaya na si Luna. Nung nalaman ng magulang ni Luna na may nobyo na siya ay hindi naman siya pinagbawalan ng mga ito. Pero pinagsabihan siya na mag-ingat lang. Naging masaya ang pagsasama ni Manuel at Luna. Isang buwan bago ang anniversary nila bilang magkasintahan ay isang sorpresa ang inihanda ni Manuel para kay Luna. Sa tulong ni Patricia ay naghanda sila ng maliit na salo-salo sa kanilang bahay para mag-celebrate ng kanilang isang taon na pagsasama. Ano ba 'tong ginagawa niya sa akin?
Basta, sumunod ka na lang. Huwag mong tatanggalin yung piring sa mata mo, ha? Tulungan mo ako maglakad, baka matapa ako. Hindi ko pa naman nakikita ang dinadaanan ko. Malapit na tayo. Ayan, nandito na tayo. Pagbilang ko ng tatlo, tanggalin mo na yung blindfold mo, ha? Isa, dalawa, tatlo! Surprise! Surprise! Manuel! Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa site ka ngayon? Maaga ako nagpaalam para mapuntahan kita rito ngayong araw. Anong okasyon? Bakit may dala kang cake? Hindi lang cake ang dala niyan. Marami siyang pagkaing hinanda. Para saan? Wala namang may birthday ah. Para sa anniversary natin to. Ha? Eh, sa susunod na buwan pa naman yun ah. Alam ko, pero naisip ko na ngayon na natin ipagdiwang yung anibersaryo natin. Kasi magiging abala na ako simula sa susunod na buwan eh. Bakit? Akala ko ba patapos na kayo sa proyekto nyo? May bago na naman ba ulit? Ako ang sasalo sa iniwang project ng kasamaan kong engineer. Malaking project yun eh, kaya baka hindi ako makapaglaan ng oras para sa anniversary natin kapag nagkataon. Kaya ngayon na tayo magdiriwang. Ganun na nga. Oh, ano pang hinihintay mo? Ibigay mo na yung cake at bulaklak na hawak mo. Ay, oo nga pala. Heto, happy anniversary. Happy anniversary din. Paano yan? Wala akong naihanda para sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangan maghanda. Ang gagawin mo lang ngayong araw ay magpahinga. Ipinagpaalam na kita sa amo mo. Oo, ako nang bahala sa mga gawain mo dito sa bahay. Sigurado ka? Oo naman, isang araw lang naman eh. Ibibigay ko na sa inyong dalawa tong araw na to. Salamat, Patricia. Anong plano nyo ngayon? San mo dadalhin tong kaibigan ko, Manuel? Mamamasyal kami. May bagong bukas na theme park sa Pasay, yung Old na yung Pilipino. Doon tayo pupunta, Luna. Nagbukas na ba yun? Oo, bukas na. Maganda raw doon, sabi ng mga kakilala ko. Oh, nakakaingit naman. Gusto ko rin makapunta doon. Gusto mo bang sumama? Mamamasyal na lang ako doon mag-isa. Kayo na lang muna magpunta doon para masolo niyong isa't isa. Oh, ano pa ginagawa mo dyan, Luna? Magbihis ka na. O sige, sandali lang. Magbibihis na ako. Sandali, maiwan muna kita, Manuel. Susundan ko lang yon. Ako mag-aayos sa kanya para maging maganda siya sa araw na to. Sige, dito lang muna ako. Sobrang saya ni Luna noong araw na yon, Papa Dudut. Pero hindi niya inakala na yun na rin pala ang huling araw na makakasama niya si Manuel. Ilang linggo matapos ang naging selebrasyon nila ay isang aksidente ang kinasangkutan ni Manuel. Pabunta na dapat sa site si Manuel kasamang ilang trabahador. Nung isang private van ang iniwasan nila matapos itong mag-counterflow. Tumama ang sinasakyan nila sa poste. Dalawang napuruhan sa kanila, Papa Dudut. At isa na doon si Manuel. Sa pagmamadaling makatakas ng van na iniwasan nila ay isang tao pang nabangga nito, si Berto na tatay ni Sol. Nakaligtas si Berto pero dahil naapektuhan ang spinal cord nito ay nabaldado siya at hindi na nakapagtrabaho pa. Sa kabilang banda, tatlong araw na nanatili sa ospital si Manuel dahil sa tama sa ulo at dibdib nito. Walang kamalay-malay noon si Luna sa mga nangyari. Saka na lang niya ito nalaman nung isang dating trabahador ni Manuel ang nagbalita kay Luna. Dali-dali siyang nagpunta sa ospital at doon ay binantayan niya ang kanyang nobyo. Pero sa ikatlong araw nito sa ospital ay tuluyan ang bumigay si Manuel. Yun ang first heartbreak ni Luna, Papa Dudut. Araw-araw niyang pinagluksa noon si Manuel. Mabuti na lamang at naging kaagapay niya ang pamilya ni Patricia sa pinakamadilim na parte ng buhay niyang yon. Inabot ng matagal na panahon bago niya sinubukang buksang muli ang kanyang puso hanggang sa isang tawang muling nagbalik ng ilaw sa nooy madilim niyang buhay. Walang iba kundi si Sol. Dito na po natatapos ang kwento ni Luna, Papa Dudut. Sa susunod na sulat ko ay kwento naman nila Sol at Luna ang mapapakinggan ninyo.
Maraming salamat at pinagbigyan ninyo ang kahilingan kong ipakilala sa inyo sina Sol at Luna. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Estrella. Mga kabarangay, katulad ng sinabi ni Luna ay walang permanente sa mundo. Hindi natin alam kung ano ang dala ng kinabukasan, kaya dapat bawat araw, bawat oras ay sinusulit natin ang mga ito. Kasama ang mga mahal natin sa buhay, nang sa ganon ay wala tayong pagsisihan kapag dumating ang mga kaganapang hindi natin inaasahan. Hanggang saan ba tutungo ang kwento ni Sol at ni Luna? Papunta na tayo sa exciting part, mga kabarangay. Hanggang sa muli, abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.